Magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat sa nanonood ng vlog ko kahapon. Dami ah. Mga 10,000 yata eh. 10,000 views o. Maraming nasyahan, no? Tsaka yung mga collab natin. No? Nagka-interest lang ako dito eh. Makipagtawanan ho tayo kay Kapersi Lapid, no? Alam nyo, magbibigay lang tayo ng komento. No? Ay, ang traffic, hindi na ho, nalulutas, ano ho. May mga tarantado raw dyan sa Las Piñas naman. Ha, nirereklamo nila yung mga stoplight na pinagla... Ano lang ho to, bago lang to. Itong vlog ni Kapersi. Talagay dyan. Pagka hindi ho gumagana ang stoplight at tsaka walang enforcer na nagtatraffic, wala hong traffic eh. Kaya nagkakatraffic pala dyan, mga kaibigan, ay dahil po sa mga enforcer at saka yung mga stoplight na nilagay nila. Tanggalin na ninyo yan. Eh, pinahihirapan lang ninyo mga motorista eh. Ang tagal ng panahon niyang tinatarantado ninyo eh. Eh pagkawalap, nakapatay yung mga mga signal light eh. Walang traffic ho eh, mga kaibigan eh. Pinahihinto kasi ng matagal kaya naiipon. Eh, liliit pa naman ang karsada. Ngayon, dahil po dyan, alam nyo naman ang Metro Manila, ang dami na nangako dyan eh. Ito si Digong nyo eh. Ano raw, ang biyahe lang eh. Gano ilang ano na lang, 5 minutes. Mga kaibigan. Ganda tumawa ni Kapersi. Hanggang Makati. Mula saan? Mula Cubao. Hanggang Makati. 5 minutes. Eh, kahit sa MRT, hindi kaya yung 5 minutes eh. Mga kaibigan eh, may nangyari ba? Nawala traffic nung pandemic. Lockdown eh. Bawal ang sasakyan. Mga kaibigan, ngayon dahil po dyan, itong mga matatalino sa Senado, ba eh, mga kaibigan, kailangan nating, at saka hindi lamang yan traffic ang problema. Ang problema natin, yung mga sa tuho kasi napag-usapan, kung nanood kayo ng Senate hearing, isa ho sa mga napag-usapan, eh kung paano maaayos ang trapiko. Sakyan na pampubliko, mga kaibigan. Di ba? Walang masakyan ng tao. Eh, para ka makasakay, pipila kang ang tagal. Di ba? O, ngayon, naisip nitong si Robin Hood. O Robin No Good Padilla. Robin No Good Padilla. Aray ko. Si Robin na naman eh. Magandang topic si Robin na. Kasi, sa totoo lang ah, si Robin Good eh, bumabandera sa Senado kada mayroong debate. Hindi siya nagpapatalo ha. Maski na napagtatawanan eh, at least eh, lumalaban ha. No, sige. Yeah, mga kaibigan, meron siyang naisip na solusyon. Eh. Lintik itong mga tao. Siguro napanood nyo na yun ah. Yung, kung nanonood kayo ng ano, sa Senado, no? Napanood nyo si Robin No Good Padilla. Ang trabaho lang talaga sa Senado, magsalita. Eh tayo rito, nagsasalita rin eh. Mga kaibigan eh. Yun lang ang trabaho nila, oh, sipin mo. Kailangan palakpakan mo sila, gastos nila pera ng taong bayan, susweldo sila, kung ano-anong pagtatanghal ang ginagawa sa Senado. Kung sa bagay, itong si Robin Padilla, kahit papano, nakakalamang siya ng mga isang paligo kumpara kay Lito Lapid. Si Lito Lapid talagang panisang laway niyan eh. Si Robin Padilla naman, yung daldal, nagagamit niya, kaya lang, nonsense eh. At saka, ano eh, ang mga sinasabi, eh, salita ng mga may depresya sa utak, mga kaibigan. Oh, katulad nito, masama bang solusyonan ng traffic? Ha? Ba, eh, hindi masama, di ba? Oh. Galing ni Kapersi, ha? Bilib ako sa ano nito talaga. Yung sense of humor niya, matindi. Kailangan natin solusyonan ang problema ng trapiko. Tama?
Tama. Mali. Mali, mali daw, mali. Niyo bakit? Ba't mali? Ito ang kanyang kwan, ang kanyang proposal. Ay, kaya pala. Magtayo daw tayo ng cable cars. Para daw natin masolusyonan ang problema ng trapiko, ha? Oh. Ay, ito 'yung sinabi ni Robin Nogood Padilla. Robin Nogood. Di ba kayo naaalibadbaran sa mga pinagsasabi ninyo? Ha? Nakatulog ba kayo niya na alam niyo pinagtatawanan kayo? Ha? Alam niyo walang kabuluhan ang sinasabi ninyo. Eh yan 'yung nasabi niya. Pagkatapos daw na itong si Balot, si JB Ejercito. Ba't naman naging Balot si JB Ejercito? Bagay, parang si Balot nga, medyo hawig, di ba? Ay nanawagan para sa improvement ng ating mga tren. May tren pa ba tayo, mga kaibigan? Eh ano ba yung tren na pinagmamalaki nyo? Ang tagal-tagal ng improvement niya sinasabi ninyong yan. Dami ng nawaldas na pondo. Wala naman eh. Mga kaibigan eh. Totoo yan, di ba? Kinukwento ko nga sa inyo eh. Yan 300 kilometers na distansya mula dito sa Metro Manila, papalabas ka. Eh isang oras lang yan kung sasakay ka ng tren. Na ang gagamitin mong tren ay yung tren sa Europe, mga kaibigan. Ganun lang kabilis yan. Isang oras. Eh dito yung 257 kilometers, eh anim na oras sa sasakyan. Ha, mga kaibigan. Eh yung 200 kilometers, alam nyo ba ang pinakamabibilis na sasakyan sa Europe, hindi sa Amerika? Hala ko sa Japan, yung mga bullet train nila, Percy. Sa Europe, pinakamabibilis. Ngayon, ano sabi ni ano ni Robin Nogood? Ngayon lang po, gusto ko lamang pong imungkahi, yan, minungkahi niya, sa ating mahal na senador, Ejercito sa San Juan. Meron pong isang nauuso din ngayon. Uso raw ito, mga kaibigan. Kung tawagin po nila ngayon ay ropeway. Ba ropeway, yan din yung cable car, mga kaibigan. Ito po yung paggamit ng cable, o di cable car nga. pat yan ang sabi niya. Nais ko rin po sana na imungkahi po sa inyo na ito po ay bagay din sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa Metro Manila. Hindi kaya bumanggayan sa Skyway? Sa mo ilalagay yan? Mga kaibigan, di ba banggayan sa mga Skyway, sa building, gano'ng kataas ba? Gano'ng kataas ba natin sasabit yan? Mga kaibigan, oh. Hayop, sa dilang hayop ang ibinabayad natin. Ginagasta. Kaya o yung ano to, ang pamagato nito ay makipagtawanan tayo kay Percy, di ba? Eh talaga namang nakakatawa. Natin sa mga taong ito na magpapatawa lang. Gamitin daw ito. Magpapatawa lang eh. Nagsinaturpe eh, no? Ito, sa Metro Manila. Dahil sa traffic. Ito po yung mga cable car. Hindi kaya ano, Percy, baka pwede natin isabit yan sa overpass. Overpass. Tapos doon sa kabilang overpass, baka pwede, ha? Kailangan lang matibay overpass. Tsaka ewan ko. Eh wala lang pagsasabitan yung cable car eh. Di ba? Mga kaibigan, oh. Saan bansa meron yan? Sabi mo na uso, saan bansa yan? Mga kaibigan, ha? Susmar Joseph naman. May nakita ko niya, Percy, doon sa mga merong isno. Oh, may mga isno. Ha? Eh, ba't di mo pa isinama yung Ferris wheel?
At saka yung ano, yung Chubibo yun eh, di ba? O yung one, yung roller coaster. Matataas din yun, mga kaibigan. Tsaka mabilis yun, ha? Roller coaster. Percy, baka mamaya marinig ka ni Robin Good, eh. Magkaroon ng idea yan, ha? Baka pwede yata yung roller coaster, ha? Diyan, malayo rin yun. Oh. Medyo paganong-ganong nga lang yun. Ari. O ngayon, eh, dahil daw sa masama ang trapiko, eh, yan daw eh, ano, ha? Hindi tayo nakakapag develop ng kinakailangang development sa ating bansa, ha? Dapat daw itong ganitong klase ng sistema ang makapagresolba sa trapiko, ha? Palakasin natin ang railway is another way. Ito raw eh, isang paraan din, ha? Para ma-address ito. So, ang railway sa kanya eh yung cable car. Eh, saan tayo mag-i-skiing yan? Sa ibang bansa, kaya may cable car para makatawid dun sa mga bundok, di ba? Diba? Dalawang bundok, magkatapat. Tatawid rin yan. Sa Switzerland, nakakita ko yan. Yun. Kasi dun may skiing dun, di ba? Oh, pupunta ka doon sa lugar, sa bundok na merong skiing, ha? Mga yelo, pagka winter yun. Oh, saan pa? Ang alam ko, meron sila dyan sa Tagaytay eh. Ewan ko kung yan ay gumagana pa doon sa naibentang lupa ni, nabiling lupa ni Enrile, mga kaibigan, sa pamilya ni Butch Belica. Pinayabang ni Butch Belica nung araw sa amin. Oh, alam ko mayroong ano diyan eh, yung cable car eh. Oh, tapos dadalhin mo yan sa Metro Manila, ano? Ibabangga mo sa Skyway tsaka sa mga flyover. Eh di disaster yan. Mga kaibigan, oh, Sus Mario Joseph Robin. Ha? Eh saan ba na hugot diyan? Kung panelo ba galing yan, panukalang butas na yan, ha? Panukalang butas daw. Lahat kasamaan ng ginawa eh. Meron din kabutihan eh. Di ba? Eh hindi nga lang itong sila Robby, nagpapasiklab pa lang ito. Di ba? Gusto lang nito. Patunayang may magagawa sila, kaya lang ang pangit. Cable car, mga kaibigan. Cable car daw ang solusyon sa traffic. Oh. Sana sinama mo Chubibo. Sa mo'y lalagay yan. Di ba? Ano eh, kung bumagsak yan. Sa mo'y lalagay yan. Itatawid mo sa Skyway ba yan? Ha? Oo. Oh. Sa, tsaka sa mga, kuhan, flyover. Di binangga niya yung mga flyover. Hindi yan ang solusyon dyan. Ang solusyon dito, maglagay ka ng tram. Kung train ang pinag-uusapan. Yung tram, parang train na parang bus yun. Diba? Yun yung nung araw, kung tawagin nyo ng matatanda, trambya. Meron niyang release eh, sa gitna ng karsada. Ha? Na dati sa Claro Emerecto, meron yan. Makikita mo pa yung release doon. O, hanggang ngayon, yung kahabaan ng Claro Emerecto na yan sa Divisoria, meron dyan trambya nung araw. O, parang trending yun. Pero ngayon, sa Europe, makikita mo yan, parang siyang bus. Nasa gitna rin. O, mga kaibigan, sa gitna dumadaan. Eh kasi yung mga trambya ron, siguro mga dalawang bagon eh. Ang mga bus dun, dalawang bagon. Sa Europe, dalawang bus na malalapad ah, at mahahaba. Tataka nga ako, lalaki ng bus, kukote upuan. Oh, hindi uso rin yung upo kasi malalapit lang ang biyahe noon, malalapit lang. Kaya kahit hindi ka maupo ay kuan, hindi ka masyadong mangangawit. At saka doon eh sa France, Barcelona, pag matanda ka, paupuin ka. Pag babae, pinauupo.
Dito wala nang gumagawa ngayon nun. Mga kaibigan, doon pinapractice yun. Pag nakitang senior citizen ka, meron kasi doon yung bus, ano, pagpasok mo, may upuan nyo na nakatiklop pataas. Ha? Pagka puno yun, hindi mo pwedeng ibaba yun. Bababa mo lang yun pag maluwag yung bus para ka makaupo. Dalawa yung magkatabi sa bukana ng pintuan ng bus, yung sa gitna. Pagka matanda, yun, pwede mo paupuin doon. Pero ano, mga boss, ah? Naiiba rin talaga si Robin Good. Bakit? Ay, Robin Good. Sa kaper si Robin No Good kasi. Si Robin Hood, no? Bakit? Abay, sa dinami-dami ng senador, na naging senador, si Robin Good lang ang nakaisip niyang cable car, ha? O, diba? O, eto na yung ano natin, yung mga komento nyo nung kagabi, dun sa pinitik, really pinitik si Robin Hood, aray ko po, oh. Salamat sa mga nanood, ah. 11,000 views pala siya, oh. Eto, ah, sabi ni Joby, gana din, aba tayo. Sabi niya, naway magkaroon ng tunay na pangmatagal ang kapayapaan sa ating mundo. Lord, hear our prayer, sabi. Sabi ni Alachamba TV, ang ganda ng boses ni Enrile, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. sabay tawa si Alachamba TV. Oh. Sabi ni Cynthia Per, pwede namang Tagalog, sumagot si Cynthia Per, nag-reply siya. Ha? Pwede namang Tagalog, iyan ang pambansang wika dito sa ating bansa para maintindihan ng lahat ang ibang lahi. Nagsasalita ng wika nila, pero kung taga ibang bansa na ang kausap, may interpreter na sila. Ipagdasal natin palagi ang ating bansa. Oo. Ganyan. Meron nga doon, yung mga iba nga. Sa Hapon, wala naman nag-i-English sa Hapon, di ba? Puro Hapon. Sa Incheck, puro Incheck din, no? Di ba? Siguro yun ang gusto mangyari ni Robin Hood, di ba? Sabi ni Andres Baltasar, mga bagong subscriber ho to, salamat ha, dumadagdaga. Sabi ni Andres Baltasar, marami kang request Robin Hood, Robin Hood Tagalog. Kung di mo kaya ang luwag ng pinto ng Senado, bumababa ang reputasyon ng Senado dahil sa maraming tulad mo na nandyan sa Senado. Galit si Andres Baltasar. Jose Barreto, shout out, sumagot siya, pag bobo, edi wow, sabi. Sabi ni Elmer De La Cruz, Dream Boy, shout out. Sabi ni Elmer De La Cruz, kasarap batukan yung mga mangmang na bumoto dyan kay mga bumoto dyan. Kahiya, sabi niya. Sabi ni Cynthia Estrada, We wait for that time when the Junior finds it convenient to submit Tatay Digong to the ICC. Kailan kaya yung time na yun, Cynthia? Sabi ni Laika Hularbal, para sa akin, tama si Robin Padilla. Uy, may kakampi si Robin. Gamitin ang sariling wika, Tagalog. Para lahat, Pilipino, Tagalog ko niya. Para lahat ng tao, maunawaan batas. Ibang bansa like Japan, Korea, Indonesia, Malaysia. O haba. Tayo lang ang nag-i-Ingles. O, totoo yan. Sabi ni Jochalan, hello, good PM, Sir Roque. I'm always waiting for your live video, sabi niya. Salamat. Pero hindi na live to eh. Vlog lang. Hindi pa ako nagla-live eh. Sabi ni Tomas Makailan, sa totoo lang po, sabi niya. Bago to, Tomas Makailan, sa totoo lang po, gusto ko ang Pilipinas na gamitin ang wikang Pilipino sa mga palabas sa telebisyon, katulad ng mga ibang bansa. Namumukod-tangi tayo na nagamit ng isang salita na maraming mamamayan
ang hindi nakakaintindi alamin sa buong mundo, France. Walang ibang wika ko sa programa. Oo, sinasabi niya, no? Tayo may international pero minsan may halo pa rin Tagalog. Ang kasabihan ni Rizal ay sa ating tamang-tama. Bill Claro, shout out. Karoke, di ba ayaw pumirma ng ibang senador sa konklusyon ng Parmali? Pag ganong sitwasyon, pwede po bang gamitin ng People Initiative para matuloy yung kaso kina Duterte and Company? At kung po pwede, sana ay may mag-initiate ng kaso by People Initiative. Oh. Ewan ko lang ka, Tony Enzo, yan ha, kung pwede. Malabo yan, oh, sabi ni Jose Barreto. Malabo yan. Sabi ni Joe Chalan, hindi pwedeng Tagalog lang naman nga, Robin Hudas, as kasaligal advisor mong si Panalo, ay Palalo, Estepanelo, sabi niya. Joe Flores, my friend, shout out. Economic advisor ko kay, ano? Economic advisor ko kay Robin Hood, Sir Rox. Alam ko, nakikinig siya. Sobrang blessed na blessed ang Pilipinas. Sa mga tanga, 31 million ang dami. Pwede nating export ang mga yan as cheap labor. Pwede nating i-barter sa mga mayamang bansa kagaya na US, Canada, ng wheat, prutas, vegetable, karne, mga ganun. O diba? Walang anuman, Robin. Bukas sa military naman. Sabi ni Jaime Catalan, sana ma-invite si Robin Tagalog sa opening ng mga schools. Magbibigay siya ng inspirational speech sa mga kindergarten students. Sobra ka naman, Jaime Catalan. Ang tawa ko naman sa'yo. But, kindergarten student, hindi pwede yata si Robin Hood doon, Jaime. Ramon Oclare, shout out ha. Gandang gabi, Karoke. As usual, papansin at pasikat yung Robin Hood. Lumalabas tuloy pagkamangmang niya. Dami na pasarap buhay dyan sa Senado. Dapat siguro, bigyan sila ng written test. Yung di pumasa, tanggal agad. Magaling si Ramon Oclare sa may katwiran to. Katwiran ha, hindi katukwiran ha, mga boss. Tama, mag-exam yung mga nanya sa Senado. Pag bumagsak, tanggal na agad. Diba? Kasi gagawa nga sila ng batas dyan eh. Magaling si Ramon Oclares. Sabi ni Ramon Oclares, food for thought. Mabuti pa mag-alaga ng aso na tapat at matalino kaysa sa taong epa ang laman ng ulo. Ipa ang laman ng ulo. Visit. No? Mabuti pang mag-alaga ng aso na tapat at matalino kaysa taong ipa ang laman ng ulo. Pambira. Sabi ni Armando Escala, believe talaga ako kay JPE, magaling yan. Siya ang original na balimbing sa buhay ng politika ng Pilipinas. Totoo yan, Armando Escala ka ha? Sabi ni Jose Barreto, bakit walang nagtatanong kay Mang Johnny kung sino pumatay o nag-utos patayin si Ninoy? Siya ba? Sabi niya, hindi natin alam ha. S. Makise, shout out ha. Good evening po, Karoke. And to old kabarangay, ha, pinitik na sinupalpal pa si Robin Hood. Mag-aral ka at matuto kang mag-adjust sa mga mambabatas. OMG. Sabi ni Clarita Distrito. Advantage din pag magaling ka sa English. Kasi ako, nag-work ako ng higit 10... Nag-work ako na higit 10 nationality. Kami at nakita ko ang kahalagahan ng marunong ang English kasi nakaka-communicate ng maayos at may confident na makiharap. Tama si Clarita Distrito. Sabi ni Jocelyn, yung dialect natin ay source of communication natin para makipagpalitan ng kalakalan noong unang panahon, di ba? Yan ang sinasabi ni Mang Juan. May punto si Mang Juan eh, sabi ni Jocelyn. Ito si Kalatni. Kalatni, shout out ha. Tanong, ang tanong, bakit nga ba hindi marunong magsalita ng ba? Ang tanong, bakit nga ba hindi marunong magsalita at umintindi ng salitang English si paring Robin? Hindi, marunong naman siya. Pero basit lang, ay konti lang ha, bonti lang ha. Kalatni ka ha. Huwag yung mga galing sa diksyonaryo. Ayaw niya yun.
yung masisimpleng English lang. Gaya ng I have two hands, the left and the right. Ganun. Ha? Jocelyn, sabi ni Jocelyn, tama naman si Rox, si Mang Juan. Kung puro Tagalog lang nga ba ang nasa Senado at Kongreso, eh, kaso iba't ibang klaseng tao nga naman ang narito sa mundo, di ba? Tama. Rodolfo Mina, shout out ah. Si Rox, advance happy birthday, sana humaba ang buhay mo. Salamat, sarapat, Rodolfo Mina. Malapit na nga pala sa 18. Oh. Dadagdagan naman ng edad natin. Eh ako gusto ko hanggang ano lang. Nakasawa na rin dito sa lupa. So ko na malaman kung anong tsura ng kalangitan. Huh? Ayoko yung tumatanda ng matanda-matanda. Pero laging dasal ko kay Lord. Pagkukunin mo ako, yung madali. Huwag mo ako pahirapan. Sabi ni Rodolfo Mina, advance happy birthday na ang mahabang buhay mo. Sana lakpasan mo ang edad ni Enrile. Huwag ka! Saka sasabi ko lang, ayoko tumanda eh. Talaga ikaw, Rodolfo Mina ka. Oo. Ayoko yun, ayoko yun. Alam mo yung mga matagal mamatay. May kasabihan tayo. Ang masamang damo, matagal mamatay ha. Marites Francisco, shout out. Good day po sa inyo, Karoke, at sa lahat ng kakamping at mga kabunyog. Good day, Marites. Antonio De Vera, shoutout. Pareho sila nilapid na nahihirapan mag-Ingles. Magbutas na lang ng upuan ang mga yan. Totoo yan. Etong si BP. Majority kasi riyan sa Senado ang graduate sa college, kaya marunong silang mag-Ingles. Pero si Robin Tot, hindi kasi nag-aral. Tapos kung ano-ano sinasabi riyan, ipetisyon na lang kaya para mag-resign. Ginugulo lang ang Senado eh. Hindi, BP, joker yan eh. Parang joker ang labas eh. Sabi ni Lourdes yan, sumagot si Lourdes yan kay BP ha. Hindi ako nakikinig kay Robin, para kasing lasing ang boses. At kung makinig man ako, padaplis-daplis lang. Hindi ako believe sa kakayahan niya sa maging senador. Ang kutob ko, mapapaalis din siya sa Senado dahil may nakaabang na talagang ipapalit sa kanya ang dating garapata ni Digonyo. Ang kutob ko ay si Butiki. Is it? Yung Butiki. Shout out Akira Milus, my friend. Sabi ni Jocelyn, tama ka si Rox. Yung issue ni Ka Walden Bello, revenge ni Sarah, yan Sir Rox. Totoo yan, niniwala ako dyan. Sabi ni Ladies Anita, isang pagpalang gabi po Sir Rocky. Kagabi nga po hinintay ako ng hintay, wala nga po, absent, penalty ka namin. Sabi ni Wilma Lareta, wala tayong aasahan ngayon sa gobyerno at di ko mapil ang bagong gobyerno ngayon. Walang diin. At eto naman si Robin, gusto palagi na mag-adjust sa kanya ang Senado. Totoo yan, Wilma Lareta ka ha. Mike Pickelson. Mike Pickelson. Shout out. Online na po ang session sa Senado. Pwede rin siguro ang tag list kasi para maintindihan ng mga nanonood. Marami po kasi sa atin ang ignorante sa mga batas. Dahil hindi maintindihan yung batas na nakasulat sa English. Oo. Randy Reyes, my friend, shout out. Sabi ni Virginia Francisco, Hindi dapat waste ng pag-uusap. They have to focus on how to prove they are good leaders. Tama na ang palusot, sabi ni Virginia. Elizabeth Iscare, shout out ha. Good evening, sabi niya. Naku, pasikat na muna si Robin Hood. Sige, pagbigyan na muna natin ang number one kasi siya sa Senado. At kung debate naman, di naman may iwasan na mag-Ingles ng usapan sa Senado. At kanya-kanya na naman ang mga senador yan. Kasi nga, senador sila. Ang hirap kasi, naging senador na kulang naman sa aral. Kaya dapat, butante, huwag nang maging bobo. Totoo yan. Elizabeth Iscari.
Eh, si BBM din, diba? Kulang din naman sa aral, wala naman din, di nga nagtapos. Special Diploma on Social Studies, ano ba? Mantarin mo, tinalo ni BBM. Ha? UP, College of Economics, Scholar, BP Lenny Robredo, Abogada, Landslide. Ano ba naman Pilipino? Sa totoo, kawatawa-tawa tayo sa buong mundo. Totoo yan. Sabi ni Rodolfo Mina ulit, Carox, ang saya ng party nila. Ang galing pala ni BBM kumanta. Dapat kantayin niya yung in-check song sa Taiwan. Song para pag narinig yung boses ni BBM, baka hindi matuloy ang gera. Ganun ba? Sabi ni Joe Flores, sinong susunod na Fidel Ramos, Sir Roque? Sinong susunod na Fidel Ramos, Sir Roque? Tanong siya. Andiyan pa naman ang dalawang balimbing, Enrile at Hunasan. Edsa ulit. Oh. Wala, Joe Flores, bumalabs yun. Yung Edsa nila lang, parang drama nga lang, sabi ng tatay ko. Tomas Makailan. Tama po kayo, sabi niya. Mas malala ang pamahalaang pumalit. Totoo, sabi ko naman, di ba? Sabi ni Kalat niyo, food for thought. Okay yung kung tayo lang ang tao sa mundo, sa mundong ito. Kaya, okay yun kung tayo lang ang tao sa buong, sa mundong ito. Kaya kayo, mag-isip kayong nagsasalita dyan. Banatan mo, paring Juan. Banatan mo, sabi niya. Concerned citizen, shout out na. Sabi niya, hindi pwede ang gusto ni Robin. Bakit kasi tumakbo siya, senador? Alam naman niyang Inglisan dito. Kung gusto ni Robin, gumawa siya ng shadow government na Tagalog ang version. Totoo yan, concerned citizen. Lisa Huyad. Sabi niya, alam nga namang dahil sa kanya, baguhin nila ang nakasanayan. Ayan Robin, huwag kang basta magbigay ng opinion, baka mapahiya ka lang, sabi niya. Trail running, 11 vlog, shout out. Kung di ka marunong mag-English, huwag kang sumiksik sa Senado, siguro mag-congressman ka na lang, at least marami kayo doon. Kahit di ka pumasok, di mahalata, tama si trail running, sabi niya. Baka kung nag-congressman to, hindi manalo to eh. Totoo. Kasi tumakbo to sa lokal, hindi na nanalo eh. Pero senador, ayun na, nanalo. Number one. Wala namang in-speech ito na maganda. No. Teodoro Reynoso, shout out. Nakapagtataka, sabi niya. Sa maanumalyang DOH, pati sa DEX procurement deal, nakasali at nanalo pa ang construction companies sa bidding for billion pesos supply contract. True. PSDBM. Sigurado bang procurement ang ibig sabihin ng P sa PSDBM o pagnanakaw? At dito si Teodoro Reynoso, bago to. Sherwin Sapeda, shout out ha. Amy Bingson, my friend, shout out. Salamat ha doon sa pa-birthday niyo sa akin ha. Sabi ni Sherwin Sapeda. Joe Flores, salamat din ha. Oh. Sabi ni Sherwin Sapeda. Ma'am Sherbin Sapeda, babae pala to. Hello po Sir Rox. Masasabi ko po, wala pong karapatan kahit sino ang bumangga sa pader. Panahon po nila ngayon, mananatili na lang po talaga tayong na magiging bulag, pipi at bingi. Nakakalungkot po, pero yun po ang totoo. Totoo yan, Ma'am Sherbin ha. Milagro po ni Lord ang ating pag-asa. Salamat po sa shout out ka Rox. Lapit na birthday mo po. Oh, salamat, malapit na. Isang linggo na lang eh. June 360, my friend, shout out. Si June Lagon po yun. Salamat din, nasa Gipa. Rosario Sapa, shout out. Sabi ni Rosario Sapa, dapat mag-resign ka na, Robin. Kung hindi mo kaya, sayang lang pasaweldo sa ng bayan sa'yo, Robin. Mag-artista ka na lang, kikita ka pa. Galit si Rosario. Halo-halo ube. Totoo yan, lilimasin talaga ni BBM at Duterte ang kaba ng bayan. Yan din ang aking pakiwari. Sabi ni Kalat ni, paring Robin,
Di bali sana kung butas yung patay tayo rito. Sabi ni Kalani. Paring Robin, di bali sana kung butas yung pinasukan mo. Pero sinado yan ng Republika ng Pilipinas. Panglalait lang ang aabutin mo dyan. At lalabas lang na ang kangangahan mo. Butas na lang paring Robin. Butas na lang ang pasukin mo. Pelabot, shout out. Hindi magtatagal si Robin Hood sa Senado. Si Enrile hindi na din magtatagal sa mundo. No? Talaga to si Pelabot, oh. Hindi magtatagal si Robin Hood sa Senado. Si Enrile hindi na din magtatagal sa mundo. Paano hindi babasahin itong mga comment na to? Muli na Marites, shout out. Goodbye 100 million sa Sona. Kawawa na naman ang mahihirap ng mga Pilipino. Ah, yung 100 million sa Sona, sabi ni Molina, yung nagastos dun sa pagre-renovate nung pinagtalumpatian sa Sona. Ah. Ay, pag naputol ho to, sorry ah, malapit to. Senen Salvo, ang sabi ni Robin Hood, tapos siya, criminology, dapat marunong siyang English, kaya lang, ang yabang lang yata ang sinasabi niyang marunong siya gumawa ng batas. Kasama pa raw si Bong Revilla, kaya lang daw, may kasama silang abugago. Ayun ako. Emmanuel Escalona, shout out. Brother Relasicio, shout out. Tata Echo, shout out. Sabi Tata Echo, nakakahilo. Sayang binabayad sa bungol. Dapat hindi pitik, dapat tadyak iba. Tadyak iba at ubo ni Johnny. Huh? Nakakahilo. Sayang binabayad sa bungol. Dapat hindi pitik, dapat tadyak. Iba na ubo ni Johnny, ah, sabi niya. Kaya nga, iba na ubo, diba? Tata Echo, mukhang malapit ng, ewan ko. Arnold Puertes, shout out. Unity for the team, Sir Roque. Pangako ni BBM, totoo yan, Arnold. Jocelyn Baldeo, sabi ni Jocelyn Baldeo. Naku Robin, dapat nag-isip ka muna bago pumasok dyan. Dali ka ng dali. Pwede naman mag-resign kung di kaya para sa taong bayan. Tama. Sonia Candaba, shout out. Aw, Robin Hood, nag-iisa ka lang gusto mo lahat sila sa Senado, lumibil sa'yo. Sabi ni Sonia Candaba. Grace Lynn Maribaw, shout out. Xerox, maliit lang yung utang na 13 trillion, babayaran daw ng 31 million. 500 pesos each sila. Ganun, pwede ba yun, Gracelyn, ha? Sana nga, sabi ni LB Principe, Saba? Bili na lang siya ng Saba. Ha? Bili na lang siya ng saging na Saba. Kasi tinalakay ni Robin Hood yung tungkol sa Saba, na tungkol doon sa naging desisyon na atin nga yung Saba. Mario Santos, shout out. Di mabuti sila-silang magtuklawan, matira matibay, pati sa Senado, magkaroon ng teleserye. Totoo yan. Yan ang nangyayari. Wala nang pag-uusapan sa Senado. Hindi nang pag-uusapan tungkol sa paano makakaiwas sa korupsyon. Iba eh. Wala. Pero mostly pag-uusapan nila yung makatipid. Ha? Sabi ni Nick Abordo, aray ko, mga kamonyo, tabingi. Abi. Roger Culliado, shout out. Pag nasakop tayo ng China, tayo maiiwan, mga senador, congressman at cabinet, halos lahat sila may mga account at tagong pera sa mga offshore bank. Yung napaulat nakaraan, may 69 offshore account bank kabagubago sa kabinete. Under investigation ng AMLA, wala naman tayong masisisi kung di tayo din tinatangkilik natin ang mga yan. Totoo yan, Roger Culliado. Mayet Encio, sabi niya. Asia ang nagsasalita din ng salitang Muslim eh. Hindi naman lahat ng tao nakakaintindi ng salitang yun. Hindi siguro masamang magsalita ng ganun. Yung mga Muslim ang kaharap niya. Tama si Mayet Encio. Di ba mahaba pa siya magsalita ng Muslim? O hindi naman naintindihan yung Muslim. Nasabi niya, Guramosa Sarabosca, shout out. Super Mamsi, shout out. Good evening. Ay, may Katalan, sabi niya. Karo, okay, dapat po ay sa balagtasan sumali si Ruben Tagalog, hindi siya sinado. Tama ka niya.
Chit Moreno, bagong subscriber to. Dahil hindi siya marunong mag-English, siguro, dahil hindi siya marunong mag-English, gusto niya mag-adjust ang Senate sa kanya. Lakas kasi mukha ng mag-senador, eh limited ang kaalaman eh, sabi. Mirna Vera, shout out. The last man standing is Enrile. Siya lang ang nabubuhay sa EDSA Revolt. Antindi ng buhay mo, Manong Johnny, sabi ni Mirna Vera. Ha? Sabi ni Arnold Fuentes. Fuertes. Tama, Sir Rox. Nakikinig din ako. Nakikinig din sa Tama, Sir Roque. Nakikinig din ako kay Robin Saba o Borneo. May puntos din si Robin. Sabi niya. Oo, may puntos. May puntos, di ba? Sabi ni Lola ni Nat, ni Lola ni Nate. Pinagpipilitan kasi nitong Robin na mag-resign ka kung di kaya ng kamangmangan mo. Brupil, shout out. Sobrang yabang niya si Robin. Wala namang alam yan. Sabi ni Brupil. Ha? Sabi ni Joe Chalan. Sir Rox, agree ako sa'yo. Napakamangmang ni number one kuno senador, Robin Hood. Sabi ni Ladies Anita. Adorasyon di Maranan, shout out ah. Dolor Garcia, my friend. Sabi ni Ladies Anita. Oy, Boy Hong Kong, balong ah. Sabi ni Ladies Anita. Meron po bang naligaw na dalawang may naligaw na mga langaw kahapon, di ba? Hindi kong binasa. Armando Escala, shout out. Hindi mo siguro binoto si Robin Hood, kaya siguro oras na para banatan mo. Hindi, sino naman boboto diyan? Ewan ko ba kung ba naboto 'yan eh. Sayang tinta. Sabi ni Pilomino Indio. English is international language. Kung hindi mo naintindihan, tumahimik ka na lang. Or else, mag-resign ka na lang. Galit si Pilomino Indio. Luis Torcelino, shout out. Veronica Gabriel, shout out. Bakit di binabalita ang donasyon ng Pfizer COVID vaccine sa ng American? Huh? Raquel Isguera, shout out. Gloria Bernabe, shout out. Yung DepEd, mayroong na namang bilyon na gagastusin para sa kanilang project. Pakibantay. Sabi niya. Rolando Resco, shout out. Mapangas kasi. Ang SD card lang naman ang naging number one. Tinamaan si Ungas dun. Faith Medina, shout out. Romeo Del Rosario, shout out. Sino ba pipiliin nyo? Si Lito Lapid, Jinggoy Bong Rivilla, Pacquiao, Roy Padilla. O sige nga, pumili kayo, sabi ni Romeo Del Rosario. Be safe. Sabi ni Rosario Sapa, baba na Robin, huwag mo na ipilit sarili mo, sabi niya. The Hope, shout out. Chris Calixtro, shout out. Sindikato, shout out. Sabi ni Sindikato, to simple lang to ha, Sindikato na to ha. Mas may mangmang pa kay Robin Hood, yung bumoto dyan. Visit. Menopause na, shout out. Sabi ni Menopause, pati si Antonio Luna, ni-criticize din ni Enrile, sabi niya. Sabi ni Rolando Resco, na nag-usamat pa, tanga naman mo. Rolando, nag-usamat pa ang tangang at mangmang sabi. Si sabi ni Alex Muñez, si illegal advisor pala yan, bakit bao? Sabi ni Julito Rubilos, good evening Karoke, walang utak Good evening, Karoke. Walang tulak kabigin sa dalawa. Dapat kay Tatang Enrile, magpahinga na. Kailangan bang nagkaroon ng utak yung sinasabihan niyang mangmang? Sabi niya. Oh, tama naman. Ikatwiran itong Julito Rubilos na ito. No? Pinatulan ano? Pinatulan niya. Huh? Emiliano Gabriel, shout out. Ah. Conchita Castillejo, shout out. Bebelin G. Lubio. Montemor Moro, shout out. Sino ba kasi bumoto dyan?
Number one kuno, mga botante, mga bobotante. Ano? Amelia Cano, shout out. Cynthia Estrada, shout out. Ang daming nag-comment, oh. Amy Bingson, my friend, shout out. Ma'am Amy Bingson. Sabi ni Ma'am Amy Bingson, bakit kung sariling wika ang ginagamit mo, mangmang ka na? Bakit po? Bakit kung sariling wika ang ginagamit mo, mangmang ka na? Hindi nasusukat ang pagiging matalino dahil sa marunong kang magsalita ng English. English is just a language. In fairness, kung kay Enrile lang naman, mas pipiliin ko si Robin. Aray ko, mga ibigay. Ganon. Huh? Maria P. Alombro, shout out. Imagine, may 69 bang account si Digong? Million ang pera niya. Hindi million, trillion. I heard na is one of the richest man in the world according to International Magazine. O Maria P. Alombro, hindi ka pwedeng maging richest man. One of the richest man in the world. Kung million lang. Dapat trillion. Ha? O, nabasa ko lahat. O, ang dami. O, pero yan, nabot tayo ng montek isang oras, no? Ay, mga ano, salamat to. At sa mga nanonood, no? Hindi ko talaga umasa. May sila sana ang vlog, kaya lang talagang hindi pwedeng hindi basahin yung comments nyo dahil pinaghirapan nyo yan. Mas kinahirapan ako, babasahin ko yan. Kalat nyo po to, marinig naman yung mga komento nyo dito sa bayang ito. Na, ewan. God bless po, God bless. Nakapagkulab naman tayo, mga boss. Ha? Good night. Alas 6 na po. Doon sa mga... Baka gustong mag ano ng konti para may mabili ako dito sa birthday ko, itadagdag ko doon. Mahal. Pero okay lang kung hindi nyo pinitan. Good night. God bless.